Hi guys, we're back at it again with another video. And for today's video, is ipapakita ko sa inyo ang collective haul ng Ukay Ukay ko from my boyfriend. So shout out sa kanya kasi siya lahat nagpamili nito. And hindi naman ako palagi nakakapag-ukay, siya lang lalo na nung Christmas kasi merong bazaar sa kanila. And every time na arrival is pumupunta siya doon. So disclaimer lang pala, hindi ito yung ukay na mga pang sexy-sexy, ganun. Kasi ito, lahat to, puro oversized shirts. Pero ang maipagmamalaki ko naman is lahat ito branded. So, ganun kasi siya mamili sa ukay. Yung may brand yung binibili niya, magkaiba kami. Kasi ako, kapag ako nag-uukay, more on style ako. Kapag siya, ayan, puro t-shirt. And puro t-shirt to kasi yun yung gusto niyang forma ko. Yung short t-shirt na oversized lang. Tapos sneakers, ganun. Hindi siya more on pa-sexy side. So, okay lang naman kasi gusto ko rin naman yung mga ganung style. And less, ano, less effort kasi hindi mo na kailangan magtago-tago ng kung ano-ano. Lalo na ng taba, lalo na ng tiyan. Kasi mga oversized shirts nga siya. So, collective to, ibig sabihin, hindi lang siya isang araw binili. So, medyo matagal na yung iba dito. Pero ngayon ko siya naisipang i-film kasi ngayon lang ako nagka-time and hindi ko naman din siya ma-film ng isang bagsakan kasi nga, ang konti niya pa. So, ngayon, feeling ko, madami-dami na to. And yung iba, hindi ko pa alam kung nasan. Siguro nasa labahan kasi nga, nagagamit ko na siya. So, nalaban na lahat to. And kung gusto niyo makita kung ano yung mga meron ako, just keep on watching. Na, let's start sa jacket. So, unang jacket na nabili niya para sa akin is, alam ko, for 150 to or 100, is itong simpleng-simpleng gray na jacket. Ayan. Simpleng-simple lang yan. Gray na jacket. And ang tatak nito is Vans. From Vans. Ayan. Simple lang to. As in, plain na gray na jacket. White lang yung lining niya sa zipper. Then, ayan. May nakasulat lang siyang Vans dyan. So, ito for only 100 or 150 if I'm not mistaken. So, next natin is ito, yung pinakamahal sa collection ko ng ukay. Kasi, ewan ko, basta maganda to. Windbreaker siya ng Nike. Ayan. Ito, hindi siya yung bumili nito. Kasama ako nung bumili to. And nung college pa ako nito, hanggang ngayon nagagamit ko siya kasi sobrang tibay. Kasi nga, original naman yung mga nasa ukay. So, ayan. Ito ang windbreaker na color blue from Nike. Hanggang ngayon, ginagamit ko to. Napaka, ano na ito, useful. Lalo na kapag nagmamotor kami. Ito yung ginagamit ko. So, this is from Nike. Ayan. This is from Nike. Medyo na, bura na siya kasi nilalaban na siya ni Mama. Nakailang beses nalaban na rin to. This is for 450. Grinab ko na kasi sobrang mahal nito kapag bumili ka ng brand new. And chinek ko na rin sa Nike store yung kanyang code. And tama naman yung lumabas. Itong kulay talaga yung lumabas. So that means it's authentic, it's legit. Wala kang dapat ipangamba sa pera na ginastos mo na 450 pesos. And next naman, magpunta tayo sa mga t-shirts. So first of all, for sa mga t-shirt, alam ko, 50 pesos lang to lahat. So, mga ano, ang peg ng mga t-shirt na to is yung mga branded, mga band shirt, mga ganong style. So, yan. Lahat to oversize sa akin. And maganda siya kasi wala, ang ano lang, ang effortless. Alam mo yun, ang effortless ng forma mo, ang ganda na tignan kasi nga oversize siya. Sino ba naman ang hindi gusto ang oversize? So, ayan. Ito ang pinakauna, Taylor Gang. Natandaan ko, binili namin to kasi ano daw to, kay Wiz Khalifa. Ewan ko kung tama ba. Basta siya kasi nakakaalam. So, ayan, Taylor Gang shirt for only 50 pesos. Yan. Next one is itong band shirt na to. Parang band shirt daw siya, pero di ko rin alam kung ano to. Pero yan, binili niya to kasi maganda daw yung design. It's black and maganda siya kapag sa mga shorts. Yan. 50 pesos pa rin. Next naman ito. Favorite ko to. Itong Nike na to. Yan. Bagong-bago to nung binigay niya sa akin. So ako lang talaga yung walang ano gumamit kasi wala. Suot lang ako ng suot. Ayan, Nike. For only 50 pesos niya lang din to nabili. Yan.
So, ang tip ko pala sa inyo, alamin nyo yung Ukay na pupuntahan nyo. Kasi, ang mga magagandang t-shirt na lumalabas dyan is yung US Bale. Iba-iba kasi yan, US Bale, Korean Bale, China Bale, Hong Kong Bale. Yan, mga ganyan. So, dapat alam nyo kung ano yung target nyo. Sa US Bale kami humahanap ng mga t-shirts kasi dun talaga yung madaming branded. Sa Korean naman is more on girly side kasi hindi siya ganun ka-branded. Siguro nahahaluan ng branded, pero hindi siya talaga bonggang mga brand. Parang, basta more on style siya. Alam nyo naman mga Koreana, diba? Ganun yung mga peg niya. Sa Korean Bale naman, tsaka Hong Kong Bale, makakakita rin kayo doon ng mga branded, lalo na ng mga Lacoste, mga Nike na bagong-bago pa. Ayun ang pinakamahal na Bale for, sa pagkakaalam ko. Ewan ko, pero alam ko ah, yun. Kasi yung boyfriend ko nga, madami siyang alam tungkol sa Ukay. So, kapag ako, nakikinig sa kanya, yun, inahayaan ko na siya magkwento, natututo naman din ako. So, eto, next. To favorite ko rin to, itong stuff na to. Medyo matagal na to, kasabay to nung Nike ko na nabili. And hindi to for 50 pesos, for 150 hata to. Binili ko siya kasi, tada! Ayan, purpose tour. Nung pinost namin to, nung nakuha namin sa Ukay, ang daming nagtanong. Ang daming gustong bumili kasi nga syempre Justin Bieber, pero hindi ko siya binenta kasi nga kaya ko siya binili kasi gusto ko siya. Until now, ang ganda pa rin ng tela niya, ang kapal, ayan. This is yung purpose tour ni Justin Bieber for only 50 pesos. Ay, 150 ata, 100. Basta kasabay yan nung ano, hindi siya yung budget meal na Ukay. Kasabay siya nung jacket ko. Next one naman is ito. Obey. Kung sino man nakakaalam nitong Obey na to, ito yung parang pang skater. So, ayan. Obey. Obey yung tatak niya. Ayan. Next one is itong shorts na to. Favorite ko rin to. Kasi ang comfortable niya lang. Ginagawa ko siyang pambahay. This is Nike Dry Fit. So, ayan. Pang gym talaga to. Pero ginagawa ko siyang pambahay kasi di naman ako nag-gym. So, ito, for only 50 pesos lang to. Kasi dun to sa kanila. Mura yung tinda sa kanila eh. Mayroon pa tong isa, color black and white. Kasi hindi ko makita. Siguro nasa labahan or nilaban ni mama. Pero mayroon pa yung isa. Then, ito, ang pinaka-favorite ko. Ito, 100 pesos to. Gusto ko talaga ng cargo pants. Alam niya yun. Gusto ko yung khaki kasi wala siyang makita. Pero hindi naman na rin masama. Kasi may nakita siyang black na cargo pants. Ayan. Cargo pants yan. Ayan yung kanyang bulsa. Ito ang kanyang bulsa. Hindi makita kasi all black eh. Pero this is from Forever 21. I forgot kung magkano to. In the size small. Yes, ang liit ko. Ang liit ko sa Forever 21. But this one, ilang beses ko na rin to nasuot. And bagay sa kanya yung mga shoes na meron ako. So, next. Ayan. We're down sa bag na to. And yung bag na to, ewan ko kung ilan pa laman na to. Ayan. Ito sa rin to sa favorite ko. Yan. Yung sinasabi kong brand shirt. Ayan. Malaki to sa akin, pero okay lang kasi pang oversize naman talaga siya. Hindi siya color black na black. Alam mo yung parang luma yung kulay niya. And this is from H&M. For only 50 pesos, di ba may H&M ka na. And sobrang stylish nito. Kahit sino, makikita mong nagsusuot nito. Yung mga pop stars sa Amerika, sila Selena Gomez, ganyan. Makikita mo. Then naka-shirt lang. Alam mo yung parang ano, parang go-to outfit lang. Yung parang may pupuntahan ka lang, hindi mo na kailangan mag-ayos. Ayan. This is a band shirt. One of my favorite. Yeah. 50 pesos niya lang to nakuha. Still. Next one is ito. Gustong-gusto niya to sa akin. Kaso di ko pa siya nasusuot. Ayan o. Meron pa nga parang tag. This is a Lacoste long sleeves. Para siyang pang ano, yung pang magsasaka. Pero syempre Lacoste to. And pag nabagayan mo to ng tamang short and ng tamang sneakers, good na good to. Gustong-gusto niya to sa akin, pero hindi ko pa siya nasusuot. Color black lang din siya. So, ayan. Long sleeve to na Lacoste. Original Lacoste to, ah. So, na. Wala yung tiketa. Original, pero walang tiketa. So, ayan. Size 44. Ayan si Lolong. Lolong na maliit. Kasi, the more na malaki ang Lolong, the more na mahal ang Lacoste. Tandaan niyo yan. So, last ano na to. Last madami-dami pa pala. Char lang. So, this one. Ayan.
Ganda rin na ito. Favorite ko rin to. This is a Nike t-shirt na color black lang naman. Pero ang pinakamaganda dyan is ayan. Yung Nike logo niya kasi ombre effect siya. Hindi siya yung usual na solid color. Ito, ombre effect. Yan. 50 pesos niya lang din to nakuha. And ito naman, 50 pesos lang din to, the hundreds. So, sa mga skater ulit, kung alam nyo yung the hundreds, alam nyo kung anong presyo neto, and for 50 pesos ko lang to nakuha, yeah, kulay gray lang siya, tapos nakasulat lang na malaki, the hundreds. Oversized din to, pero maganda talaga sa akin kapag oversized kasi para akong pumapayat, eh mataba ako, syempre pag nakafit para akong suman, so nag-oversize ako para mukha akong payat. Tip yan sa inyo. So, ayan, the hundreds. Oversized din to, oversized. Next is, ito. Ito wala tong brand, pero ito yung parang masasabi mong pambabae kasi fit sa akin to. Pero maganda rin to. Knitted to. Knitted na blouse lang siya. Ayan, ginagamit ko to sa office. Kasi hindi siya mukhang t-shirt, blouse siya. Tapos medyo hanggang dito yung sleeves niya. And fitting sa akin to. Ayan. 50 pesos niya lang din yan nakuha. Last 3 na lang. Ay, oh, last 3. Yan, ito, Nike pa ulit. Nike Air. Ayan. White naman siya. Isang beses ko pa rin ito nasusuot. Ayan. Ayan. Ganda daw na ito. Kung kasya daw sa kanya, siya daw talaga magsusuot nito. Kaso, hindi kumasya sa kanya. So, sa akin lahat, nang hindi kasya, sa kanya. And ito, isa rin ito sa mga favorite ko. Madami akong favorite. Ayan, this one. Ito yung Kenzo. Ano to eh? Uniqlo. Ay, Kenzo. Sorry, Kenzo Tiger kasi kaya Kenzo nasa isip ko. Pero ito yung Jason Polan na collab ng Uniqlo. Ayan, pocket t-shirt to. Ayan. Tapos may tiger lang siya na patch. Embroidered yan. Hindi siya printed. So, it's a gray shirt. Ayan. Oversized din for only 50 pesos niya pa rin nakuha. And last one, ito. Kasama to sa Ukay na nabuksan ko dati kasi nag-try ako mag-live selling ng Ukay. Okay naman siya, kaso ayun lang. Wala na. Hindi ko na natuloy kasi nag-work na ako. So, this one. Ito, pang girl to. Last one na to. Sinuot ko to nung graduation niya. Ayan. Off-shoulder siya na smock top na pababa. Ay, pababa. Ano to? Tawag dito? Yung sa baba, parang peplum. Tapos, naka-off-shoulder siya. And then, ito, parang bell. Bell style. And ito, itong part na to, yung kalahati is smock. So, ganda na ito. Kaso, isang beses ko pa lang din nasuot. Di ko na nasuot ulit. Ewan ko kung bakit. Di ko siya nasuot. Nung graduation niya lang. Kasi hindi ko alam kung saan ko siya sasuot yung okasyon. So, ayun ang aking collective haul. Medyo hindi siya ganun ka-stylish kasi nga puro t-shirt siya pero branded siya kaya natutuwa ako and for only 50 pesos meron na akong branded na shirt. So hindi na talaga ako masyado bumibili ng mga damit sa mall kasi nga yun yung ano eh, yun yung kinagis na namin simula na naging kami talagang Ukay. Sa Ukay kami naghahanap kahit ng pantalon, pag may kailangan kami, Ukay yung hinahanapan namin. Hindi agad kami bumibili sa mall kasi nga syempre value for money and siyempre, lilinisin mo naman yan eh. Kung natatakot kayo na baka makakuha kayo ng kung ano-anong sakit sa Ukay, nasa sa inyo yan. Siyempre, sa hygiene nyo yan. Siyempre, pag binili nyo sa Ukay, hindi nyo naman pwedeng isuot agad. Kailangan labhan nyo muna. So, yung iba dito, nabigay ko na kay mama kasi kapag binibili niya, malaki sa akin. Katulad ng pants na gustong-gusto ko, color brown yun. Kaso hindi siya kasya sa akin, maluwag siya. And napunta kay mama. Yung ibang t-shirt na Nike, napunta rin kay mama. Madami pa to eh. Hindi lang talaga lahat nakita ko. Kaya, ayun. Pero, ayun nga. So, sa inyo na on a budget na naghahanap, tsaga-tsaga lang sa Ukay. Kasi, sabi nga nila, may pera sa Ukay. One time nga, nagtitinda rin talaga kami ng Ukay and siya ang namimili muna. Kung tawagin is, nagseselect muna siya. Sineselect niya yung mga branded sa hindi. So, yung mga branded, nabibenta namin ng mataas na presyo. So, dun sa branded pa lang, nakukuha na namin yung pinuhunan namin sa binili naming bulto. Yun ang pinaka-tip namin sa mga Ukay. Sa branded. Kung lalo na kung marunong ka, and yung iba kasi na Ukay, talagang pag binuksan, kahit branded o hindi, same price lang.
And syempre mahal kapag yung arrival, then kapag 10, 20, 30 na lang yan, na, ano, asahan niyo na hindi na ganun ka quality yung makukuha nyo kasi naunahan na kayo, ibig sabihin, tapos na yung arrival. So, tip din yon kung gusto nyo talaga, kahit medyo mataas yung presyo, sa arrival kayo pumunta para kayo yung unang makakita kung ano man yung laman ng binuksan nila. And, ayun nga, ayun ang aking collective haul. So, sana nagustuhan nyo and sana nag-enjoy kayo sa aking video. So, that, paki-like na lang, subscribe kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko. And that's it. Bye guys! Love you!